What's up sa inyo mga tao, Krasa? Magsiservice muna tayo, Mitsubishi Mirage G4 na putulan ng clutch cable. Let's go! So, andito na tayo. Tawagin natin yung may-ari. So, pointers lang. Habang inaantay natin yung may-ari. Dapat sa mga Mitsubishi Mirage users, meron kayong clutch cable. Kahit replacement, meron sana kayong dalang spare. Di mo alam kung gaano katagal yung buhay. Pero mararamdaman mo naman kasi yun. Kung tawag dito, kung maganit na yung clutch cable mo, kung maganit na yung pedal mo. So, tagal may-ari. Tayo natin. 5 minutes later. Ano yung nangyari? Pinindot na niya. Tingnan mo. Pwede. Gulay na. Ah. Kailan pa invest ko to ngayon? Yung alin? Yung pera, pag hindi bukas, ito. So, saan yung naputol? Ayan, yung dulo yung naputol. Bakit naputol siya? Ano yan, kuya? In-adjust ko yan Hindi, kahit i-adjust mo yan . Yung tibay din ng kable yan. At saka, kuya, normal na yan sa G4. Kadalasan, napuputulan yung sila niya. Yung isa, 3 years ko nang nagamit bago na ganun. Oh, di ba? Hindi kasi, hindi original yan. Kahit na? Gano'n? Gano'ng katagal to? 3. Siguro . 6 months, 7 months. Okay, 6 months, magkano, di ba? Tingnan natin. Naalala mo yung gagawin natin, 10 millimeters yan, dalawa, tanggalin mo. Kasi makakasagabal yan . Hindi siya tinanggal yan. Maano yan . Mabilisan. Hindi, masasagabal kasi yan sa paggawa. O yan, at least kitang-kita mo yung lalagyan ng kable. O yan. O. Ito yung kaputol. Doon na putol, di ba? Number 1 na yan. Number 2. Ako magagawa. Ako. Sige, sabihin mo lang. May tornilyo pa to rito . So, matanggalin natin yung battery. Hindi na. Actually, maluwag nga to . Ito, may 12 millimeters dyan na bolt. Na nut. To. Yan, tatanggalin mo yan. Okay? Okay. Kahit hindi na siguro magtanggal ng battery. So kung nasa labas ka at naabutan ka ng putol na kable. Live to? Ano yan kuya? Live ba? Hindi. Pati may live. I-edit ko pa yan. Ah, ganun. Live mo mas maganda. Punta tayo sa ilalim. Doon sa pedal side. So ito yung clutch pedal. Nandyan sa taas. Ihugutin lang natin yan. Okay. Wala ka nang ganong tatanggalin. Ay, ito pala. Tanggalin pala natin to para mas makita natin. Tanggalin natin tong cover. Siya, walang tinanggal. Under lang yan . Di ko, kung kinabit ko yan . Di ko maintindihan kung kumaandar o hindi . Kaya nag-SO ko sa kasamahan ko. May tinatanggal pala dyan. Meron, may 5 piso pa nga . Kasama ba yun sa vlog mo? Oo, ayan . So, kapaan tayo. Pasok mo yung kamay mo dun sa taas tong pedal. Mararamdaman mo na yung cable. Okay? May hook kasi yan. Dun papasok yung cable. So, na-release na rin sa taas. Pwede na nating ilain dito. Ayan na. Siya. Dito yung sinasabi kong papasok yung hook. Makaganyan yan dyan. So, tandaan mo lang kung saan mo binunot. Doon mo rin siya ilalagay. Pabalik. So, ito yung luma. Ito yung bago. Okay? Pero bago ko siya ikabit, pakuha ako ng langis.
Lalagyan ko siya ng langis dito. Saka dito sa kabila. Para kumaba yung buhay, may lubrication naman yung cable. So maganda niyan, lagyan natin ng langis. Kasi yung cable, tuyo yan. Mas maganda kung may lubrication siya sa loob, mas tatagal yung buhay niya. Yun ang wala niya. Oh, kaya... Diba? Kasi nung kinabit ko yun, walang langis eh. Napipersa yung kable. Mas maganda kung lubricated. Diba mas... Para hindi naman masakit. Mas masarap madulas, 'di ba? Oo. Oh, 'di ba? Pag madulas, mas maganda. Ayos. Ikaw lang. Bastos ka! Ikaw lang gig. 'Yun ang kulang dun sa kinabit sa dati. Kaya... Baka kasi wala ring langis that time. Wala, wala, talagang diretso. Ano eh, na sa labas ka na natirikan eh, 'di ba? Hmm. Oh, eh normal na 'yon, kuya. Given na 'yon. Hindi mo naman masisisi 'yung tao, 'di ba? Oo, oh, hindi. Yan. Hindi siya na rin nagsabi na hindi original yun. Kahit naman orig o hindi, kung hindi mo ilulubricate, kuya, wala rin. Gusto mo ba lagi masakit? I know. Kaya nga nawiwili ko sa ano eh. Yung mga ano naman, yung mga replacement naman yan, hindi naman yan ginawa para masira kagad eh. Siyempre they strive for their own trade din naman. Pang emergency siya lang talaga sila. Iba rin talaga yung original parts. Tama. Pero may replacement na reliable din talaga. Ito mo, yung binili kong shock sa inyo, kinabit mo. Oh, replacement yun. Pero, oh. Pero ano, original kasi sabi, original ba yun? Ano yun eh, tawag dito, kaya ba yun? 1 year mahigit na. Okay, tama na. Is, minsan sa kanila, mas tumatagal pa nga. Sir! Ano kayang car group to? Yun o. Fake taxi. Ano kayang car group yan? Dalawang beses na yan! So, ikakapit na natin. Hawak na Sir Tony yung camera. Ah. Hindi kita eh. Ayan. Yung pinasok dyan. Ang style ko dyan eh. Dito ko ipapasok yung papuntang clutch fork. Ay, basta yung dati yung kinabitan, dun mo lang kakabit. Doon mo lang ipapasok. Huwag yun na ipasok sa iba kasi parang, bad yun. Parang ikaw isis ipapasok mo to doon sa dati. No? Mm-hmm. Tapos dito kaya. So yan na. Naka-set na ako dito. Set na ako dyan. So ito, hindi ko muna siya ikakabit dyan. Kasi mahirap pasok yun sa kabila para mahila natin. So, iwasan natin yung harness. Shoot na yan. Ito, tulak mo papunta ron, todo. Para hindi ka mangapa ng matagal sa loob. Okay? Okay, balik tayo dito sa loob. Hindi kasi gaanong makita yan eh. Pero makakapa mo yan kasi may cover and cover yan eh. Pero nandyan yung kakabitan ng cable. Itong side na to. Yung may parang rectangular yan, andyan. So, kapain ko muna. So, may mararamdaman kang hook. Yun yung nandun sa pedal. Di kita pero okay lang. Makakapa naman ng makakapa naman nila yan eh. So, yun. Medyo tricky ng konti pag di ka sanay, tagain mo lang kasi pag nasa labas ka na may cable ka, kaya mong gawin. Actually hawak ko na yung cable eh. Yun. So, shoot na. Shoot na yan. Okay. Mag-shoot na. Ngayon tamo, hindi na halos sa abot, diba? Nusog mo na yan. Lahin mo ng konti yung fork.
Andrea. Para makita. Ngayon mo konti yung fork. Shoot mo ngayon to. Ganyan lang rin yung itsura nung nandun sa taas. Ayun. Ganyan lang rin yung itsura nung nasa pedal. Tapos, meron ditong tornilyuhan. Ayan yun o. Kakabit mo yan. Okay? Ah, yun. Ay. Sino ba? Ayan. Kakabit mo yan. Yan, lock yan dyan para hindi pag... pa... Lock ako. Tapos yung nut nya 12 mm, dahan-dahan lang kasi pag naulog yan mahirap hanapin. Kumagat na, pwede mo nang bitawan. Tingnan saan dyan. Ito. Ayun. Tapos simpitan mo na. Anong size niya? 12 mm. Sorry. Mahigpit na siya. Balik tayo dito sa adjustment. Ito ako yung sa kabila. Main, ano dito eh. Parang masisilaw ka eh. Yeah. So, balik natin yung adjustment niya. Tulak mo yung cable. Ikot mo yan. Okay? Hanggang sa desired height na gusto mo. Ito medyo mababa pa to. Pagka tinapakan mo to mababa. Tingnan natin kung papasok maagad. Okay? Ito natin balik to. Balik na natin tong sa air cleaner. Yan. Ayan. Ganyan pala paglinis nyo. Paglilinis kay air cleaner. Testing. Okay, dyan na yung susi, may key slot yan. Start natin, tapakan natin yung pedal. Yun. Okay. So patay natin radyo. Okay. Aircon, mainit eh. Okay, so ang lagi kong pan-testing dyan yung atras. Pagka ganyan, ibig sabihin ko lang ka pa sa adjustment. Adjust natin ulit. So, second try. Yun. Start na ulit siya. Sa reverse kasi ang batayan ko eh. Pagka hindi pumasok sa reverse, yun. Smooth, di ba? Wala yung clacking sound. Okay. Pwede na. Konting taas lang ng paa. Ito tutusin ano to eh. Efficient sa gasto. Pero malakas sa lining pagka ganyan. Medyo malakas sa lining yan. Okay. Naka first gear tayo ngayon.
pasok natin second gear kung smooth yun, ayos. Okay. So dito lang tayo, malapit lang tayo. So ayos naman, nakapag-service tayo. Tuwa naman siguro si Kuya Tony. Masasabi ko sa Mirage, kung day-to-day driving, city driving, okay yan. Huwag mo lang kakalimutan syempre maintenance, no? Yung cable na yan kasi kadalasan yan napuputol kasi hindi sinasabi nila ilang months lang ganun, 6 months kagaya sinabi niya, mga 6 months lang daw, pero hindi kasi na lubricate isa na yon, hindi na lubricate yung cable. Pangalawa, 6 months nga pero ang tinakbo mo nasa around 50,000 kilometers o mahigit. So ganun din, halos gamit na gamit din yung sasakyan. Kahit replacement ang pyesa, hindi naman yan ginawa para masira ka agad. So ano naman sila, competitive naman sila in a cheap price, di ba? Pero iba pa rin ang buhay ng original parts. Siyempre, original yan eh. May sublay din naman minsan. May sublay din naman minsan ang replacement. Yun nga lang, mas nasasabi sa replacement part, kagaya nitong cable, i-replacement kasi. Merong mga stories na nagtatagal naman yung replacement, meron din na hindi. So, kung paano mo ikabit, paano mo, kagaya nito, bago mo ikabit sana, lagyan mo ng cable. Lagyan mo ng langis yung clutch cable. So, in that way, wala naman kasing lubrication yan eh. Most likely nga, nababasa pa ng tubig yan. So, in that way, meron ka ng binaon na lubrication para sa kanya, para maprolong mo yung buhay niya nung cable. Yun. Diba? So, hanggang dito na lang mga taong grasa. Goodbye.